Sunod naman tayo rito. At well, isang pagsumbong na to. Ano ba to? Sa ano ba to? OFW din. Okay, isang Pinay domestic helper naman ang humihingi ng saklolo dahil pinagtangkaan daw siyang molestyahin ng dalawa niyang amo. Abay, detalye ng sumbong. Ito paano, Oren? Ako si Corazon Ordoña Villanueva. Lumapit ako dito sa Bitag Kilos Pronto upang manawagan para sa aking kapatid. Nais ko sana siyang mapauwi ng mabilis mula sa kanyang pinagtatrabahuhan sa Taif, Jeddah, Saudi Arabia. Kailan mo huling nakausap yung kapatid mo? Bali, ang last po ay chat lang po nitong Sunday. Nasaan doon sa Jeddah? Nasa ano po siya ngayon? Agency po. Agency ng Foreign Recruitment Agency? Ako. Okay, so nasa Taif, Saudi Arabia, itong OFW natin, nakasama natin ngayon sa studio ang kapatid. Okay, so nasaan ngayon sa inyong ate o bunso ng kapatid to? Ate ko po. Ate niyo, okay. Nasaan ngayon to? Nasa agency po siya. Nasa agency, ito yung Foreign Recruitment Agency. Ano? Okay. Okay, diretso tayo, itong si OFW sa Felicitas Matutina. Yan ang kapatid nyo. Alright, sa kabilang linya agad. Ma'am, balik ko tayo dito. Ano kay, tawag dito? Kay Ma'am Marisa Cruz. Ma'am Marisa, balik ko tayo. Ma'am, nandyan pa kayo? Yes, nandito po ko, sir. Okay. Oh, isa na naman ho. Mas maganda po kasi, sir, kung nandun na sa Foreign Recruitment Agency na po tayo dyan. Mas safe. Mahirapan dahil, alright. Number one, out of harm's way na po ang OFW pag sakaling kung naman po yung nangyayari sa kanyang amo. So, yan po madali po ang ating coordination center. Don't worry po. Alright. So, narinig mo mismo si Ma'am Marisa Cruz na yan. Nagbibigay ng kasiguruhan. Pag owa ng sasalita, maniwala ka. Dahil katuwang natin yung gobyerno sa gobyerno na yan. Ano? Okay? So, huwag ka na masyado mag-aalala. Kasi sabi niya, mas safe siya sa FRA. Alright? May banta po kasi yung amo na parang ayaw siyang pawin dahil gusto po siyang ipakulong. Ma'am, narinig niyo ho ba, Ma'am Marisa Cruz, na banta raw yung amo na ayaw siya pawin, gusto siyang ipakulong kahit na raw. Ito yung sinasabi ng kanyang bunsong kapatid dito sa atin, ma'am. Anong sa inyo ho doon? Ah, okay po. Kakausapin po natin yung FRA dyan. Mm-hmm. Tapos po, meron naman po tayong pakikipag-ugnayan po sa polo natin. Kasi expert na po sila, sir. Di ba? Alright, nasa sige. Alright. Alright. Sa polo at sa mga ganyan. Nasa gobyerno, so okay? Ano man ang sasabihin, yes, ang sinasabing yung agency, pag gobyerno, sa ilalim na ng gobyerno ng bansa na yon, at yung gobyerno natin may ugnayan naman dyan, pakikipagtulangan. Okay? Huwag kang masyadong. Tama po yun, sir. Alright. Tapos siya po ay, kumbaga po yung sweldo niya ay delayed din po. O di bali, unahin muna natin yung kanyang kaligtasan, yung sweldo mahabol. Tama ba tayo dito, Marisa, kasi agaran, kasi kuminsan dyan tumatagal eh. Pag yung sweldo inaantay, baka lalo mapornada pa. Tama po yun, sir. Tama po yun. Tama, meron po tayo, if ever po sa settlement po sa polo din po yan. Alright, okay.